Kawawa yung mga drivers natin, taas talaga. Kaya lang nga, again, dapat nasa balance rin yan. Kahit itaas mo yan, itaas natin ang pamasahe. Ang problema naman, yung mga pasahero. Nililipat lang natin yung problema. Kaya dapat, solusyonan. Pinakamaganda niyan, solusyonan ng gobyerno na makapagpagasolina ang mga jeepney drivers sa mas mababang halaga. Ito po, napakaganda nung ginagawa nito, ha. Pinakita ko lang sa inyo yung mga jeepney drivers, ha. Nagbabayanihan sila, no? Ambag-ambag sila, tapos bibili sila ng pagkain, no? Kasi talagang taghirap ngayon. Dahil syempre, tumaas ang gasolina. So yung iba siniswerte, pag siniswerte, siya mag-aambag ng ano para mas marami makakain, no? Ang ganda nitong ginagawa na to. Aasahan niyo po, ako po ay isa po to sa magiging proyekto ko. Iniisip ko lang kung paano ko gagawin. Ha? Kung may nakakakilala dito sa mga nag-aambagan na to, please, pakicontact nyo ako. Tayo po ay tutulong. Ha? Isa po to sa gagawin ko proyekto. Naalala nyo po, tayo nagpakain ng mga tricycle drivers, no? Kami, panga ni MJ, no? So, gagawin ko ulit to. Tayo magpapakain ng mga drivers. Nang sa ganun, mabawasan na sila ng kakainin, ng gastusin, no? Pero ito, payo ko sa mga jeepney drivers, tama yung ginagawa ninyo. Ayos yan. Nag-aambagan kayo sa pagkain. Pero habang nahihirapan kayo sa pagkain, ha, at nahihirapan kayo na mayroong maitutustos sa inyong pamilya, ha, medyo, kung maaari ko lang ipakiusap sa inyo, tigilan nyo muna yung ambagan sa MP. Hindi, alam naman natin yan, ha? Sa mga kalalakihan. Okay? Unahin muna yung sikmura bago ang alak. Ha? Hindi naman po tayo nagbibintang. Kaya lang kasi mayroong mga iba dyan. Ha? Marami akong kakilala dyan sa banda. Ganyan ang ugali ng banda. Pagka walang tugtog, di bali nang walang pagkain. Basta pagdating sa gabi, may alak. Bakit? Nasanay kasi sa alak, eh. Isipin nyo lifestyle namin. Lagi nakainom. So pag wala kang tugtog, wala kang pera. O anong pipiliin mo? Walang kain o walang inom? O, eto, totoohan po to, ha. Ginagawa ko lang joke, pero totoo to. Yung iba, kahit magtiis, ha? Kumain lang ng kanin. Okay lang. Basta importante may MP sa gabi. O. Wala kasi ako makasama, eh, no? Kasi dati sinamahan ako ni MJ, nakakapagano ako na may cameraman, no? Tingnan natin, pero gagawin ko yan, ha? Oo. Kaya lang, sana, hindi naman sa nagbibintang tayo agit, no? Real talk lang tayo kasi alam naman ang atin nangyayari. Sa mga kababayan ko nandito sa Pilipinas, real talk po yan. Hindi po gumagawa ng kwento-kwento si Coach Oli. Gusto nating tumulong. Gusto nating tumulong makakain sila, no? Pero, wag naman yung natipid yung pera, ibili ng MP. Wag ganon. Yung natipid yung pera, pag kayo ay may ano, ha? Entrega. Entrega kay misis. Ganyan yung tito ko dati. Tricycle driver yun. Tito ko yun. Grabe yun. May diabetes na, hindi mo maawat sa alak. Ultimo merienda niya, Red Horse. Nakasupot pa. Akala mo, ano yan? Mountain Dew? Hindi, Red Horse. Doon ako nakita. Skyplex, nagme-merienda. Oh, merienda tayo, Skyplex. Nakasupot, may straw. Akala mo, Mountain Dew, Red Horse. Real talk yan, hindi po ako nang gagawa ng istorya, totoo yan. Kilala ni Banit ba yung tito kong yun? Talagang lakas uminom nun, eh. Ilang sentimo na lang din ang kulang bago umabot sa 100 piso kada litro. Grabe, mababa pa pala sa amin, 86. Mura pa pala dito. Diyan, 94. Oh, grabe. Diesel sa isang gasolinahan sa Talisay City, Cebu. Ang sinasandalan namang libreng sakay ng mga commuter. Nasa 28 ruta ng jeep na lang ang nagsasakay ng libre. Pero hanggang June 30 na lang yan. Matatapos na kasi itong libreng sakay, eh. Meron libreng sakay. Tingnan natin, makakontrata ako ng jeep, ha, para may libreng sakay. Kawawa yung mga drivers natin. Taas talaga. Kaya lang nga, again, dapat nasa balance rin yan. Kahit itaas mo yan, itaas natin ang pamasahe. Ang problema naman, yung mga pasahero. Nililipat lang natin yung problema.
Kaya dapat solusyonan, pinakamaganda niyan, solusyonan ng gobyerno na makapagpagasolina ang mga jeepney drivers sa mas mababang halaga. Yun ang tingin kong perfect dyan. Kasi kung itataas mo lang pamasahe, eh kawawa naman yung mga namamasahe. Sila naman ang kawawa. O, di ba? Eh, marami dyan ay minimum wage earner lang. Hindi rin kasya yung kanilang sinasahod. Nililipat lang natin ang problema. O, eh, yan ang pinakamaganda siguro, no? Paano kaya i-check yan, no? Yung driver ng jeepney drivers o mga tricycle drivers, no, na nagpapagas na may lisensya. Kasi marami rin dyan, walang lisensya. Totoo lang, real talk tayo. Ipapakita yung lisensya sa gasolinahan, mura ang gasolina sa kanila. O, subsidized ng government. Maganda, maganda tong ginagawa ng mga drivers na tutulong-tulong, no? Kung sinong maganda biyahe sa kanila, eh siyang mananagot doon sa mananagot pangit. Siyang sasagot doon sa ambagan.